one again. Ayan. So, nakipansin na aming couple shirts. JDM number one. Sinong fashion designer to? JD Mufflers. JD designer Mufflers. Siya ng Tambucho. Hindi ng fashion fashion t-shirts. Okay. Thank you, JD Mufflers. So, another year, another road trip to where na hindi ko na naman alam. Saan ba tayo? It's not the destination. It's the gas consumption. But first, shout out muna sa sunset. Oh, tignan mo. Shout out sa sunset. Being beautiful. PS5. Sige nga, hindi mo ka mabigay-bigay PS5, G-Wagon pa. Siyempre, isa-isa lang. Grabe ka naman. Ayan na, isa-isa lang. So it means oo siya sa G-Wagon. It's pronounced Wagon. G? Wagon. Okay, the place to be. So, ito yung sa akin. Kilala nyo na yan. So, ito, may CIBIC dito. Evo 5. Tito Mets. Kilala mo na rin yan. Nakalamig ang puga. Parang tayo na sa Japan. Yan, ha. Bilangan tayo ng logo. STI. 1, 2. Siguro, half point para dyan. 3, sa kabila pa 4, 5, sa kabila meron din 6, 7, 8. Hayo, sobrang dami. Ito sa akin, ang logo lang ito, Evolution. Evolution, 5, 5. Sa kabila meron din. Talang yung Type R, dami. Daming logo. Ano pa dito sa Civic na to? Tignan mo, parang naka-Brembo. Ano ba yung mugs? May skirt. Ano mo naman mga naka-Civic. Ganyan. Tapos, ang binabayaran dyan, eto, oh. Type R. Hindi na kayo maghintay ng video na bumibitek-bitek to dahil nakakatakot mag-drive ng gabi. Tapos, nagbibideo ng mga kotse yung umaandar na mabibilis, no? Totoo lang, hindi ko alam pinagkaiba nila ng normal na Civic eh. So nakakatawa dito sa wiper na to. Pag ganun nung swipe eh, no? Ano to? So normal, ganun lang. So Civic FD, di pa tayo nakaka-video na ito. Tignan natin kung ano yung meron. Nasa atin yung susi. Boss, pwedeng buksan? Nasa akin nga. Wag na. Wag mo na akong pasubukin ito. Siya natin. Mangangain ng tanga. Oh. Pula yung upuan. May nakasulat na typer. Type R din. Yan o. Oh. Type R din.
So, in case makakalimutan ng may-ari na Type R yung dinadrive niya, so, eto siya. O, pati sa gauge. 9,000 RPM. Push start. Tapos meron din dun. So, pula. Binabayaran din dyan. Pula din yung mga sidings. Yan, o. Upuan nga natin. O, ha? Yan yun. Ngayon lang ako nakasakay ng FD. Ang nagaganap dito. Ito, parang spaceship. Mabango, tsaka mabango. May malinis ang kalooban, no? Ito yung may-ari, o. Ito si Ton Cars. Ton Cars, halika rito! Wala, ikaw na lang. Halika rito, kwentuhan mo ako. O, yan, o. Ito, copper mask pa lang. Mayaman na to. Wala, puta. Maskara pa lang. Type R talaga to. Type R technically, pero hindi siya talaga orig na Type R. Kasi wala namang Type R, FT2R na orig left. So, yung pinaka pwedeng malapit sa Type R, sa FT2R, yan na siya. Eto na yun. So, paano gumawa ng ganito? Hindi ko alam doon sa binilang ko. Yan ang mga tunay na... Salamat sa Shopee. Sa nagbuo nito. Oh, salamat sa nagbuo nito. So, basta lahat ng ingredients ng yes. Type R. Technically, pati interior. Yung mga nerdo na lang ang ano dyan, mga magagaling sa mga Honda kasi sila yung mga dalubhasa dyan. Yes. Tuwing kailan nag-BTEC to? Ano na, anong naranasan mo? 5,000 plus. So parang SIR parang lang. SIR. Start ko ha? Start ko! Dali mo muna kay Uzi. Huwag na! Ba't mo kami mangyari dito? Yun ang stoy! Lika rito! Di pa tapos. Bulong mo kung magkano to. Ito? Huwag mo nang tanongin. Bulong mo lang! Hindi ko pagsasabi. Hindi, sa yen na lang, sa yen. O, sa yen. Sa yen, parang ngayon, naglalaro na yung latest yata is 3.7 yen. 3.7 million yen. Yung nasa yen. Japan. Pero it's... Divided by 2, mga ganon. Parang 5, plus 5 o 5 ang rating niya. Tapos 3,000 ang mileage. Typically, yung mga ganito, nasa 1.2 yen. Before. 1.2 million yen. Before, mga 2 years ago. So ngayon, medyo pang sarawulo na tayo. Bakit yan nung presyuhan natin, pesong ang exchange rate sa Pilipinas? Sa mga... Technically, ito siguro pag nag-build ka, for example, bumili ka 1.2 million yen, paparatingin mo dito yung mga pyesa, bibili ka ng Civic, siguro technically mga 1.5 million makakapagbuo ka lang. 1.5 million? 1.5. Makakapagbuo ka, pero yung buong-buo talaga. Yung ako magbuo, tamad ako eh. Medyo more talaga. Kasi yung interior black, yung mga ganyan. Oo. Parang may tama yung mga bumibili ni Pedro. Pagaan ba yung hood? Ay puta, luminong ba to? Parang, alam ko. Oh? Alam ko. Ay magaan tol. Yan yung K20 ay na pumalit sa B16. No? Sinasabi ni Franklin Lu. Ayan, nalilita to. Oh. Wala naman tayong naiintindihan sa mga makina. Yung magic niya nasa loob eh. Nagkaroon ka ng V16, di ba? Oo, hindi ganito tunog. Iba to tunog. Ganda. Mas maganda yan sa V16 ng tunog. Oo. Iba solid talaga tunog dito. Siguro kasi mas malaki block. Mas solid yung tunog. Mala yung kinaiba sa power ng V16 sa V16. Medyo. Ilang horsepower daw yan? Hindi ko alam eh. Putay, Google nyo na lang. Si Master, ang alam lang niya bilang Honda boy. Mag-drive. Alam na this. Mag-drive. Oh, sarap din. Sarap din kasi yung pag nag-BTEC, puta, pumapalakpak sa loob eh. Mas masarap sa turbo-turbo 'yan. Iba din 'to. De, kailangan kasi para mahabol mo rin yung BTEC. Kasi namamatay lagi yung BTEC kumbaga parang. Oh. Kailangan high revs talaga. Tama. Na try mo na 'to. Isang beses. Saka mas nag-enjoy. Technically, NA kasi ako yung tunog. NA, okay. Hindi mo hinahanap yung torque neto na instant kadyot. Mabagal kasi yung mag-drive eh. Ito pareho pala tayo eh. Hindi ko alam kung bakit nagtatambay ako kasama nitong mga ito eh. Bago. Sorry, bakit ka rin? Ba't mo binagsak? Ganun talaga? Siyempre pa. Ito, Mets, mabilis ba tayo mag-drive? Bagal na. Less than 100. Oo. Oh. Yun, ayaw nga namin ng mabilis eh kasi nakakatakot, ganun, malakas sa gas. Parang ano na eh kasi dati nagmabilis lang ako ng kotse kasi yung mga national road, 'di ba gusto mong umovertake ng mga siguro truck, bus, para malampasan mo 'yon, kailangan mo ng turbo power. Pero ngayon, ano na eh, expressway na, hindi mo na kailangan ng turbo eh. Kailangan mo na automatic, yung medyo ibatagtag.
maganda aircon. Na parang wala nang sense eh. Wala to. Lalaki ng pakpak. Oh, kabulgar oh. Pak. Levels. Oh. Yan oh, to. Pakpak din. Yun ang kailangan mag-table sa McDo eh. So, yun. Forma-forma na lang, ganyan. So, sabi ni Ton Cars, pwede raw natin sample lang to. So, tingnan natin kung makakabisita tayo dun sa shop niya. Pwede nating pabitekin to para makarinig naman tayo ng bitek na ito in person. Si Ton Cars, ito, dealer ng mga malulupit na kotse to. Ilan lang kayo may Type R na ganyan sa Pilipinas sa pagkakaalala mo? Hindi ko alam, baka ako lang nakakaalam na ako meron, ako lang ang meron. Pero marami, tingin ko, hindi lang ginagamit. Marami kasi sa garahe lang. Sino mga bumibili ng mga ganyan level mo? Yung mga ano, if the price is wrong. Batang 80s. Oh, kahit diba? Na if the price is wrong, yes. May bumibili pa rin. Kasi medyo mahirap talaga ngayon. Kumbaga ano to eh, mga dating dream car natin. Tama. Na wala tayong pambili. So ngayon kahit papaano, oh, pwede na isingit. So yeah. Yun, kaya may bumibili pa rin. Kasi syempre, 80s, 90s. Oo. Oh. Dati tumitingin lang tayo. Yung mga marami dun sa mga yon, siguro nagsipag, yes. Nag-aral mabuti. Kaya balik ka talaga. O kaya may dumikit-dumikit sa bading na mayaman. Ayun, so yan. Kahit na may, ano, medyo may presyo, achieve pa rin, di ba? Patunay na, ano yan, I've made it, di ba? Ganun. Saka importante, nagagamit na talaga. Oh, alam mo sabi, pagalitan mo nga yung mga nasa garahe lang. At the end of the day, gamitin yung auto nyo kasi sayang naman. Ay, kalabaw. Kalabaw, di ba? Bakit to? Hindi kalabaw? Pag yung kalabaw or cow, kung hindi ka sure, ang tawag doon, baka. Ayos ba? Shout out sa mga JGM number one. Mga tito-tito na yung mga yan. May mga rayuma na yan. Yun. Upo lang dito. Yun na yun. JDM number one. Pupunta. Sakay pupunta. Sa Star Tollway nga, mag-shoutout ka sa mga followers ko. May video. Umuwi ka na. Saan ka pumupunta para walang pandemic? Kinig na lang tayo ng 214. I want you to know that the world could last and everything lasts. Ano? Subaru versus Evo 5. Yan, it's a go! Nauna ang Subaru. Sinubok siya ng Jimny.